Pre, alam ko yung gambot sugi at palakubo. Ano? Ipanubok. Panubok? Oo! Birago! So ito ko pala sa mga nagtatanong o dito sa ating sili. Ano ito mga kautol? Dalang klase ito. Yung siling green, yung pansigang, tsaka yung siling labulo. Yan ito mga kautol. Yan. So, dito lamig. Oo. Oh. Kasi araw ng Linggo ngayon, nag-date si Ma'am tsaka si Sir. Wala tayo ng papaya dito. Isa lang. Yeah. Tama na to sa amin. Isang piraso. Yeah. Sari-saring gulay. Itong gabi dito mga kautol, itong nakakatuwa. The best talaga basta maswa. Sa amin, maswa. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So, ang laki! Yeah! Good morning mga kautol, yun at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. At panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon mga kautol, no? So ang oras po natin ngayon mga kautol ay alas 7:38 na po ng umaga. So araw po ngayon ng Linggo. Happy Sunday po sa inyong lahat mga kautol. Yan, at yun nga po, kahapon ay nailipat ko na nga po yung bubong, no, ng kulungan ng aming mga manok, no? So bali mamaya ako na lang po ipagpapatuloy yan. Dahil unahin ko po muna ito sa paglagay ng abono. Kasi sabi ng Tatay Jaime, sabi lagyan mo ulit ng abono, no, para maka ano siya, para lumago ng husto, no. Tsaka si Paring Kadedet, sabi ni Paring Kadedet na ilalagyan ko nga daw po, no. At yung ano, yung sili, may mga bulaklak na talaga siya mga kautol, no. May bulaklak na siya. Yan, nakakatuwang tingnan. Yan. So maaga pa po ako naligo dahil kahapon ay hindi pa ako nakapaligo mga kautol, no. Yan, so ano na naman, nasa kondisyon na naman po yung ating katawan, no, para ngayong araw ay makapagawa na naman po tayo, no, makapaglagay ng abono. Tapos mamayang hapon ay maipagpapatuloy ko na po yung paglagay ng lambat, no, doon sa nilipat kong kulungan ng aming mga manok. Yan. At si Paring Kadedet, nagiinit lang nang tubig para kami makapagkape. Yan. So ito po yung aking ano dito, yung sitaw. At yung mga bunga na siya dito sa taas mga kautol, no? Yan. Maganda't nakakyat siya dito sa may ano, kakwate. Yan. So ganito pong sitwasyon ngayon dito, no, sa amin sa Kampanalig. Napakaganda ng panahon. Maliwalas ang panahon mga kautol. Shout out po sa inyong lahat, no, sa ating mga minamahal na mga viewers. Yan, naka-ready na yung kape ni Paring Kadedet. Kopi ko, brown coffee. Oh! Araw pala ng Linggo ngayon. Pabayasan na po. Maaga pa ako naligo. Sabi ko kay Paring Kadedet, eh, maligo na rin siya. Ayaw eh. Sobrang lamig. Pero kailangan mo tiisin. Pag ano naman, pag nakabuhos ka na, na ano na eh. Sa unang buhos lang. Oo, oh, nawala na yung lamig. Nakalangan daw sa unang buhos, sasala mo. Ha? Isasala? Oo. Wala may unang buhos eh. Baka nabasala ulit. Ay, di huwag ka na maligo. At tayo magkape muna. Yan. Let's Paring Kadedet. Kapit po tayo mga kautol. At yon sila Utol, Kapanalig, tsaka si Idol Japper ay nasa kasiguran pa mga kautol, no? Yan. So parang wala pa silang ano eh. Plano. Parang wala pang upload eh. Inaabangan ko rin yung ano, yung upload ni Utol Kapanalig tsaka ni Idol doon sa kasiguran, pero wala pa dahil mahina nga daw po yung signal doon mga kautol. So kapit po tayo. Mm.
Kasi hindi ako nakapaglaga nung ano. Nung herbal. Kape muna tayo. Wala namang problema yun, basta ang kape, huwag palagi, no? Bukas maglaga ako nung ano, nung tawag nito. Wala namang problema ito eh. Yung hagunoy. Yung magkape. Ah. Diba sabi, isa hanggang tatlo. 3-in-1. 3-in-1. Yan. Parang ano, gusto kong magulay mamaya. May lugbate, papaya, tapos may dilis dyan. Ano pa ba? Ano pang masarap ilahok dyan? Okra. Okra, yun. Tama mga kautol. Ano pa lang maraming bunga yung okra ni Paring Kadedet dun. Tsaka yung sa akin, kahit maliliit lang yun, pero may bunga siya. Harbisin ko na rin mamaya. No, okra, papaya, alugbate, no, tapos may dilis. Tapos ano lang yun, sibuyas lang. Tsaka luya, ayos na. Sarap na. Medyo malakas pa rin po ang ihip ng hangin po dito sa amin po sa Maykalaka. Ayan. Si Paring Kadedet ay bababa nga daw po siya ng bayan. Kaso lang sarado. Nag-alangan siya kasi baka sarado daw yung ano, yung co-op, no, yung kanyang pinagkukuhanan ng pera doon. Ayan. Yung lumahirap. Dahil nag-ano nga po, inaantay nila nanay yung pambili ng pagkain ng baboy ni Utol Kapanalig. Naubusan na naman ng pagkain. Ayan. So ngayon, kahit araw ng Linggo, ay mag-ano muna ako dito. Gagawa ko muna ako dito sa aking garden. So, yun, lalagyan ko muna siya ng abono. Kailangan ba pati yung silip, pre? Lagyan ko rin? Oo, okay. Yan. Basta distansya lang ano sa puno. Yan. Pag sinapul mo, ito yung aking kamatis. Sinapul ko, patay. Yung kamatis? Sinubukan ko, patay nga. Ano po yung kasi mga kautol, yung complete tsaka yung calcium, pre? Calcium, potassium. Oo. May potassium din. Oo. Para sa dahon. Yan. Mamiya-miya, pagtapos magkape, kasi si Paring Kadedet ay alis nga din po. Lakas ng hangin. Parang liliparin yung parol natin ah. Yan. Dabi. Sa ano mga kautol, sa sobrang lamig, ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatanggal yung ubo ko. Ano kaya maganda nating inumin? Pre. Ha? Parang tanggal ang ubo. Hyper. Baka gin. Gin. Gin kalamansi. Gin kalamansi. Yan. Ang alam ko sa kusa rin nawawala yun. Kusa rin nawawala. Ano? Oo. Kaso lang, ang mahirap lang sa akin, minsan nagising ako ng alas dos, ubo ng ubo. Ah. Oo nga eh. Maganda yun. Alam na may tao. Ginawa mong aso, loko. Hindi. Ay, tao. Alala na tao, no? Ay, may tao. Ubo ng ubo, eh. Minaubo. Ano kaya? Mag-iisip ako ng pwede kung ano ba, may ilaga. Pre, alam ko yung gambot siya palang ubo. Ano? Ipanubok. Panubok? Oo. Hindi na ubo. Panilip? Oo. Siguradong hindi ka ubo. Baka mahuli ka eh. Siguro ranas mo yun, pre. Ranas mo siguro yan. Ha? Ranas mo siguro. Hindi na. Dati, naisama ko ng taga sa amin. Mahilig manilip yun eh. Magkasama pa bagong kasal. Yakag-yakag ako. Eh, matindi ko. May ubo na ako. Sabi ko, huwag mo kong isama. Dahil ako, sige, nakapatawa ako. Ay, pilit pa. Hindi, tigilan mo. Tinigilan ko nga. Tigil ko, tawa ko. Pag umu ko'y sabay tawa, ah, sabay takbo ako. Di siya naman nahagat. Ngayon taga ka manunubok at tapos kayo nagpatawa. Yan. Mamaya na ako magluluto. Magulay tayo mamaya. Babalik ka mamaya, mga oras. Ang alas 10. Bakit boundary lang punta? Didiretso ko na lang boundary. Eh?
Sarado rin naman dito, what? Maya. May co-op ba dyan? Wala. Sarado rin kumaya. Ay, saan ka mo kukunin? Ay, hindi. Tarong pala kayo. Hmm. Okay. Yan. Para makuha na po yung ano yung ipinadala ni Utol Kapanalig. Kasi baka walang nang ano, baka wala na pong makain yung baboy ni Utol doon sa ano, kila nanay. Alright, so nakatapos na po kami sa pagkape ni Pareng Kadedet. Si Tatay ngayon hindi nakapagkape. May mainit pa tayo. Kape kaya kayo tayo. Naghahasa ng kanyang ano, pangtabas or anong tawag diyan, Tay? Pangkalwet? Pangkumpay baka. Pangkumpay ng baka. Yan. At meron nga pong darating na bisita, no? Kami ni Pareng Kadedet. So mag-umpisa po muna ako sa paglagay ng abuno, mga kautol. Tamang-tamat maaga pa. So bali ngayon, hindi pa ako nagdilig, no? Bukas na lang po ng umaga. At yun nga po, meron na po akong ano dito, na i-mix. Yan po ay complete, tsaka yung calcium. So ang ilalagay ko dyan ay bawat puno ay tigkalahating cup lang, mga kautol. No, para hindi masunog yung ating mga pananim. No? Kasi namamatay yung pananim pag yung nasobrahan sa abuno. So ang ibig kong sabihin, mga kautol, lalagyan mo siya ng clearance, no, ng mga isang dangkal ganyan bago ka mag ano, maglagay ng abuno, no, para hindi direct na maano kaagad maabsorb ng ating mga pananim. No, kasi pag nabigla ay namamatay siya. So dito ako mag-umpisa, no, sa ating tanim na ano to? Sa ating tanim na talong. Haluin natin siya ulit. Uy, kumatak na naman. Mapapakay dyan. Ha? Meron. Kaya delikado eh. Kalahating cup lang na kaupot. Gawin natin. Tumuha tayo. Bukay ganyan. Tapos, pagkay tayo lang ng puno. Ayan. Yan. Pwede na rin tanggalin yung nilagay kong bakot. Kain nyo muna siya ng konti. So, tapos takpan. Trabaho pag ganitong maaga pa, mga kautol. Siyempre, kailangan mo maligo rin ng maaga para nasa kondisyon yung katawan mo. Ha? Naku po! Nakatalukbong ka pa nga ng kumot. Alam mo kaya ito. Tuwing gabi, lalo na pag yung lumalalim na yung gabi, bandang alas 9, alas 10. Lalong ano eh, lumalamig. Inatake rin ako ng ubo ko eh. So dito na naman po tayo sa ating mga tanim na sili. Yeah.
baba yung nagulo. Oy, Ulila, dito ka na naman. So ito po pala sa mga nagtatanong dito sa ating sili. Ano ito mga kautol? Dalang klase ito. Yung siling green, yung pansigang, tsaka yung siling labuyo. Yung pula-pula. Shout out kay Sir Raymond Glover. Kasi nagtatanong siya eh. Maganda yung ng ating pananim dito kasi talagang nasisikatan siya ng maayos ng sikat ng araw mga kautol. Kasi pag yung hindi siya gaanong nasisikatan ng sikat ng araw, ano yung parang na ano siya, nababansot. Hindi po siya daanong lumalaki. Pari mga kautol, meron na itong mga bunga. Yung nasanang binabalak namin dun sa kay paring kanit na pag itanim ng kamatis o ganitong mga sili ay mag-ano nga po sana kami dun pag tatanim rin mga kautol. Talagang pang ano talaga, pang benta. Para may extra income.
Tay? Diretso sila. Konting hukay lang tayo, nak. Tuwing umaga pinapasyalan na kami dito ni ano, pinapasyalan kami ng Tatay Eme. Tatay Roman kasi busy. May trabaho Tatay Roman. Wow! Maglilinis na. Sinasabi ng mga nakakatanda. Nakakatanda ka dyan. Eh, totoo naman ah. Diba? Basta yung mga experience shopping ah. Yun yung ano natin. Sindi natin mga kaupo. Yung kanilang mga advice. Lalong-lalo kay Paring Kadedir. Tama. Kasi alam nyo lang sa Paring Kadedir. Ito eh. Yan lang na, expert na to sa pagtatalim talaga. Ano ka nilang tanda, ano? Mung panahon ng hapon, yung nagtatalim na ng kamatis to eh. Ang orin daw. Yok lang. Saka, anong maano makautol eh, yung sabihin mong mapapagod ka dahil malakas ang ihip ng hangin. Lila, magano ka rin ang Lila? Pwede na sigurong panalbusan pre ano? Ang? Oo. Oh. Oh, parang lahat natin sa ano mo. Lipat na po ako dito sa aming ano talong. Lipat tayo dito sa talong. Sa hangin. Dito na naman tayo maglalakay ng abono.
hila. Hindi ka makapasok, no? Hindi makapasok si Ulila. Okay, ano doon kay Tatay Jaime, ang ganda ng ano yung mga kautol eh. Yung tanim niyang tabako, siguro nalagyan niya na rin ng ano yun. Nalagyan niya na rin ng abono. Ganda. Yan. So natapos na po yung talong mga kautol. Lipat na naman tayo dito sa sili. Malapit na tayo makatapos dito sa paglagay ng abono, mga kautol. Tara. Ito na tayo, yan. So nakatapos na nga po ako sa paglagay ng mga kautol, ng abono dito sa ating mga pananim. Dumating na po yung aming bisita. No? Dito muna tayo sa itaas. Araw kasi ng Linggo ngayon eh. Bumisita si Sir Jose Lee tsaka si Ma'am Roxanne. Kaso yung kanila, no, kanilang dalaga hindi sumama eh. Good morning po, mga kautol. Yan. So dito ang lamig. Oo. Oh. Kasi araw ng Linggo ngayon, nag-date si Ma'am tsaka si Sir. Ayan. So titingnan ko muna yung aking iniinit dito sa tubig para makapagkape na rin po kami. At yun na nga po mga kautol, so nakauwi na nga po sila Sir Jose Lee tsaka si Ma'am Roxanne. Maraming salamat po pala doon sa kanilang dala na pasalubong para po sa amin dito ni Paring Kadedet. Yan. At si Paring Kadedet po mga kautol ay bababa pa po siya ng bayan. Dahil nga po kailangan niyang kunin yung pinadala ni Utol Kaparaling, yung pambili po ng pagkain ng mga baboy. Yun, so bali pupunta po muna ako dito sa aming garden, no, dahil kailangan ko po mag-harvest, no, ng mga gulay para makapagluto po ako ng gulay mga kautol, no. Alugbate, okra, sitaw, ano pa ba? Tsaka lalahukan ko siya ng papaya. Tapos may dilis mga kautol. So okay na po yun. Yun na po yung pinakaulam namin ngayong tanghalian. So tara at samahan po ninyo ako, no, sa aking pag-harvest. At yun nga po, natapos ko nang malagyan po ng abono po yung aking mga pananim. So bali bukas ko na lang po ng umaga, didiligan siya ulit mga kautol. Alright, so tara. Meron akong dalang lalagyan, kutsilyo, para tayo makapag-harvest na dito. Yan. So dito maliliit. Ay, ito pwede na. Pwede na to. Ganap ako nung medyo malalaki yung bunga ng ating sitaw
Tsaka itong aking paborito. Alam niyo po mga kautol, talagang paborito ko po itong dahon ng alugbate. Yan, kuha tayo ng dahon ng alugbate. Yan. Tsaka maganda rin itong sa ngayon kasi nga tumaba na po siya. Mababawasan yung kanyang dahon, no, para mas dumami po yung kanyang mga sanga. Hindi po ba? Yan. Paborito ko talaga ito, lalo na sa sa pag may munggo mga kautol. Ang natuwa rin si Sir Rosalie doon sa kanyang lupa, no? Dahil nalilinisan nga rin po ni Parang Kadedet. Yan. So okay na po yan. Kami lang naman dalawa eh. Ito, pwede natin siyang lahukan ng talbos ng kalabasa. Yan. Ito po ang talbos ng kalabasa. Tapos may bunga rin ng okra. Diba? Ito, may bunga rin yung okra ko dito eh. Dadagdagan ko na lang doon sa ano ni Parang Kadedet. Doon sa kanyang doon po sa kanyang mga tanim. Sayang kasi yan. Sayang yan. Habisin natin. Op, putol. Yan. Tsaka sabi nga ni Parang Kadedet, pwede nang talbusan itong kalabasa. Yan. Diba? Tari ko. Saan na bang talbos mo? Pahingin ako ng talbos mo. Yan. Para may gugulayan kami. Sari-saring gulay. Diba? Bunga rin siya, oh. Medyo kinulang sa bitamina itong ano dito eh. Itong okra mga kautol. Siyempre kukuha rin tayo ng papaya. Kuha tayo ng papaya dito. Isa lang, no? Tama na to sa amin. Isang piraso. Yan. Sari-saring gulay. Itong gabi dito mga kautol, itong nakakatuwa. So talagang pinapalaki ko to ng gusto, no? Para pag pumunta si Kuya Jun dito, meron silang madadala ni Ate Mila, no? Kasi mahilig rin sila sa laing mga kautol eh. Yan, yan daw yung kanyang paborito, itong gabi. So tingnan nyo naman yung dahon yan mga kautol. Nakakatuwa. Yan. Sitaw pala dito, dadagdagan ko ng sitaw. Yan. Marami na rin silang na ano dito, na harvest. Bunga ng sitaw. Yan. Yan. Sitaw. Iba-iba talaga pag mayroon kang garden. May may makukuhanan ka ng gulayin mga kautol, di ba? Hindi mo na kailangan pang bumili pa. Ito, may dilis ka, ano? O, di ba? Lalo't, meron na kaming dilis doon. O. Kukuha rin ako dito kay Parang Kadedet ng kamatis. Parang wala pang hinog, ah. Parang wala pang mga hinog yung kamatis ni Parang Kadedet dito. Pero ito, pwede na to eh. Kukuha ako dito ng ito mga magugulang na. Pwede na to. Diba? Fresh from the garden. Diba? Yan. Okay. Tapos dito tayo sa ibaba. Yan. May ano na tayo. May lugbate, may sitaw, may papaya, may kamatis. Dadagdagan ko yung okra dito mga kautol. Kasi dito kay Parang Kadedet, maganda yung tubo ng okra niya dito eh. Yung mga bunga. Yan. Masarap yung maraming okra. Dito ko muna lagay. Yun, ito oh. Yan, dandahanin natin. Kailangan marahan lang ang ating pagputol, no, para
hindi hindi mamatay yung pinakapuno. Para siyempre sa sunod meron na naman tayong makuha. Para may ulam kami mamaya. Tamang-tama to doon sa dilis. Diba? Yan oh. Yan. Pinapadalahan niya nga ng gulay si Sir Rosalie. Pero wala daw silang makargahan. Yung mamuruksan. Diba? Yan. Ayan. Mutsukoy. Tayo yun. Itong kagandahan kasi sa ukra mga kautol, talagang tuloy-tuloy na po yung kanyang pagpamunga. No? Kahit araw-araw kang mag-ano dito, yung mga panggulay mo lang, sawa ka. Basta mag-umpisa na sa pagpamunga itong ukra, talagang magsasawa ka sa kanilang bunga. Maganda yung lupa dito sa ni Sir Rosalie. Itong tenyo naman ni Paring Kadedet. Yan. Okay. Ah, marami na to. Diba? Meron na kaming ni Paring Kadedet pang ulam oh. Yung kanyang ampalaya dito namumunga na rin. Tara. At ako'y akit na doon para mailuto ko na ito. Yan. Up. Up, up, up. Ready ko na po itong aking lulutuin mga kautol. No? So meron pa nga pong dito yung kalabasa. Ihalo ko na po ito dito mga kautol. Para marami po yung ating gulay. Kumuha rin po ako ng talbos ng kamuting baging. Yan. Yung tanim ko dito sa ibaba mga kautol. Diba? Basta may tanim ka, talagang hindi ka na mamroblema sa iyong gugulayin. Ito, halo-halong gulay. No? May papaya. Pero wari ko eh. Huwag na pala itong kalabasa. Kasi meron na siyang papaya eh. Mamaya hapon na lang pala ito. May kamuti tayong baging, talbos ng kamuting baging, at meron ring unte. Ito ay unte mga kautol. So nakatikim na ako dati nito sa luto ni Paring Kadedet. So i-try ko rin yung lahok dito. Ito rin tayo nitong unte. Gaganyanin nyo lang siya. Yan. Ito yung sa kalabasa kasi meron siyang yung parang mga tusok-tusok. Yan lang yan, oo. Tawag sa amin, gilok. Yan. Tapos, pwede mo rin siyang balatan. Yan. Yan. Sari-sari yung aming gulay. So, yung mga talbos, pagsasama-samahin ko na yan mga kautol. Kasi madali lang namang yun. Ito yung pinaka-final natin mamaya. Madali siyang lutuin. So, ito yung isa sa aking mga paboritong gulay. Yung alugbate. Yan. Mamaya na pala yung na yun. Kalabasa, may papaya pala, nakalimutan ko. Sa probinsya kasi mga kautol, nung nasa Iloilo ako, yung lola ko kasi mahilig talaga luto ng mga gulay. Kaya halos doon rin ako natuto magluto mga kautol. Mga gulayin sa probinsya. Mahilig din po yung tanim. Sila mama, mahilig mag-garden. Kaya iba-iba pag
yung may experience ka lang talaga sa pagtatanim. Kahit saan ka pumunta, kahit sa paso lang yan, kahit magtanim ka lang sa paso, okay na. Kita mo sa ano, mga kautol, di ba, sa abroad, no, yung iba natin mga kababayan, yan talagang nagtatanim sila kahit sa paso lang. Kasi sa abroad talaga, medyo may kamahalan, no, yung mga gulayin, no. Siyempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa gulay. Ito, ayos na po. Ito naman, fresh na fresh na okra. Lakas ng hangin. Kahit kainin mo siya ng ano, masarap siya mga kautol. Kahit kainin mo siyang hilaw, hindi kaya pag meron kang sawsawan, pwede na. Okay, yan. So mag-start na po ako sa pagluto. Yan, so titingnan ko na po yung akin niluluto dito mga kautol. Init yung patulder. Yan. At nilagay ko na nga po yung ating ibang mga matitigas na gulay. Yan. At syempre meron na pong dilis yan. Tsaka yung maliliit na hipon mga kautol, no? Yan. Maraming salamat po kay Mami Ams. At syempre nandito na po yung ating sari-saring mga talbos ng ating gulay. So ilalagay ko na po ito dito dahil luto na nga po yung mga okra, sitaw. Lagyan na natin. Wow, ang sarap yan, ang bango mga kautol. Diba? Ang bango. Ito po pala yung aking sinain dyan. Ayan. Tapos ano lang natin siya sa sabaw para maluto na yung ating mga talbos. Yun, pagkalipas ng mga 3 minuto yan mga kautol, luto na po ito. Tsaka antayin ko na lang po si Paring Kadedet at sabay na kami kumain. 12:30 na po ng tanghali mga kautol at wala pa nga rin po si Paring Kadedet, so nagugutom na po ako mga kautol. Kakain na muna ako. Yan. So ito na po yung akin niluto na gulay. Napapakita ko lang po sa inyo. Yan. Sarap niyan mga kautol, oh. Siyempre meron akong sili. Yan. Yan. Yung gulay, pampahaba ng buhay. Yan. Siyempre may ano yan, may diles, tsaka yung maliliit na hipon. Wow. Kain tayo. At ito na po pala yung dinala ni Paring Kadedet na ano kahapon, yung atsara. Tara, naisda pa nga dito. Yung sinaing na isda. Yan. Kain to. At syempre hindi mawawala yung sili. Hindi tayo mahilig sa sili mga kautol, eh. Yan. Lagay tayo ng 4 na piraso. Ay, dito ko pala ilalagay sa ano, sa atsara.
Gutom na ako eh, baka nasa bayan pa kasi yun. Yun. Wacharo. Tapos yung isdang. Tulingan. Beng. Kain po tayo. Gulay. The best talaga basta laswa. Tawag sa amin laswa. Okra sitaw. Yun pong kagandahan pag may tanim ka, mga kautol. Kasi kahit dilis lang, no? Kahit yung tuyo lang, may panlaho ka lang, ayos na. Ba? Kahit hindi ka na maglagay nung ano eh, magic sarap, basta may tuyo, malasa na po siya. Tapos bagay nung araw yung mga matatanda, hindi naman sila naglalagay ng mga betsin, madik sarap. Asin lang. Sarap na. At yun na nga po, mga kautol. So nakatapos na nga po ako ngayon kumain. So napakasarap talaga ng gulay. Wow, ang dami pa niyan, mga kautol, oh. So mamayang gabi, yan na po ang aking kakainin, no. Kasi tuwing gabi hindi na po ako kumakain ng kanin, no. Yung ano lang, yung gulay lang, mga kautol. Yan. So yun, mag-aalauna na. At wala pa rin po si paring kadedet, dahil nasa bayan pa nga daw po siya. Ayan. So ganito po ngayon dito sa Campanalig, mga kautol. So okay na po yung aking garden dito. Yan, at na-applyan ko na nga po siya ng abono. Yan, so bukas ko na lang po siya didiligan. Alright, mga kautol, so bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog. So maraming maraming salamat po talaga sa inyong patuloy po na pagsuporta po sa aking munting YouTube channel. No, kahit ganito lamang po yung aking content dito sa Campanalig, at syempre ganun po sa vlog ni Paring Kadedet. Yan, so maraming maraming salamat po talaga, no, sa aming mga solid na supporters, no, sa Team Campanalig. At yun nga po pala, mga kautol, gusto ko rin po magpasalamat, no, sa ating mga minamahal, mga kababayan po dito sa Pilipinas, at ganun po sa abroad, no, sa ating pong mga kababayan, mga OFW, no, kahit saan sulok man po kayo ng mundo. Yan, mag-ingat po kayo palagi, no, sa aming po mga silent viewers, at ganun po sa aming mga minamahal na mga sponsors po, no, dito sa Team Campanalig. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po, mga kautol. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.